Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is, kung makikita nyo, nag-set up tayo ng dalawang Joson amplifier dito. So yung Joson na JS8800B is ginamit natin na pang mid-high, no? So ito yung amplifier na may kasama ng speaker set, no? Pag binili natin, tapos may free siya na microphone. So mga ka-sounds, ito yung kanyang dalawang speaker set, no? Yung sa gitna. So yung gagawin natin ngayon is gagawin natin siyang pang mid-high natin. Tapos kakabitan natin siya ng KS450 na D10. So yung speaker na ito is D8, no? So yung D10 na ito na speaker is gagawin natin na pang sub. So yung magdadala dito is yung ating Joson Mars. So hindi pa natin siya nakabit, so ikakabit natin siya maya-maya sa ating mga amplifier. Saka iset up muna natin yung mga wirings dito, no? So mga ka-sounds, yung Joson 8800B na ito is D8. So meron din silang D10 at saka D6. So ipapakita ko sa inyo yung picture ng D10 at saka D6 na ipa-flash ko sa video natin. So ito siya, no? So kasama na dyan yung price niya. Yung price niya pala is hindi kasama dyan yung shipping fee, kasi nakadepende yan sa inyong lugar. Kasi sa akin sa Iloilo, yung D8 na ito is nasa 5,199. Umabot ito ng 5,600 dahil sa malayo-layo yung aking lugar, no? So ayan, so ito yung mga pictures. So ulitin lang natin yung setup natin dito, no? So nilagyan natin siya ng mixer, tapos equalizer, crossover. So yung Joson 8800B na ito is i-drive niya yung kanyang dalawang speaker set, yung kanina yung D8. Tapos yung ating Joson Mars naman is i-drive niya yung ating KS450. So yung ating KS450 dahil sa size 10 siya, no? Gagawin natin siyang 4 sub. Tapos yung Joson 8800B natin is gagawin natin siyang pang mid-high. So mga ka-sounds, pasensya lang sa ating background, no? Kasi nga may pinapagawa kami dito. So kung makikita nyo, may mga semento pa yan dito. So ito sila, no? Oops, gumagawa sila ng bakura, no? Sa harap ng aming bahay. Kaya maingay lang yung ating background. So mga ka-sounds, i-connect na natin yung mga wires niya para matest na natin. I-connect na natin yung ating mga connectors dito. So ngayon, isa-isahin muna natin yung kada amplifier kung ano yung tunog niya, kung okay yung tunog. So mag-play tayo ng music. So unahin natin yung pang-midday natin, yung JS8800B. So mga ka-sounds, ito yung tunog niya sa mid. So bali hanggang 10 o'clock yung ating mid mamaya. So subukan natin yung kanyang sub. So ngayon sa built-in equalizer ng ating Joson Mars, bali binaba natin yung high at saka mid niya. Kung makikita nyo dito, so yung ating low medyo lagpas lang sa gitna. So subukan natin. So mga ka-sounds, ito yung pang sub niya. So nasa 11 o'clock ang ating volume. So okay na yan. Bali magsa-sound test tayo 15 meters ulit doon sa kabilang kalsada. So simulan natin yung sound test natin sa 15 meters. So mga ka-sound, sound check tayo 15 meters. Mag-play tayo ng music. So mga ka-sound, yung next sound check natin, bali kinabitan natin siya ng wireless microphone. Subukan natin kung gaano kalakas yung ganitong setup pag nilagyan natin ng wireless microphone. So ito siya, no? Punta ulit tayo doon sa 15 meters kung gaano siya kalakas. So ito siya mga ka-sounds, no? Bali dito sa akin yung microphone natin, yung wireless. So i-check natin kung gaano siya kalakas yung ganitong setup. Kung magagamit na natin ito sa pang-service natin. So i-on natin yung ating wireless microphone. So ayan. Low mic test check. 1, 2, 3. Low mic test check. 1, 2, 3. So ayan mga ka-sounds, no? Ganyan kalakas yung ating wireless microphone pag kinabitan natin yung mga speakers na ito. So ulitin natin, no, yung sound check natin sa wireless microphone natin. Low mic test check, 1, 2, 3. Low mic test check, 1, 2, 3. So yan mga ka-sounds. So mga ka-sounds, yun yung ating sound test sa ating sound check. Tapos yung ating wireless microphone check, no. So okay na okay siya. Yung resulta ng ating setup dito is napakaganda. At saka okay na okay sa pambahay setup natin. At saka pwedeng-pwede na natin ito magamit sa mga small events, no, sa mga birthday. So hanggang dito na lang yung ating video. So sa mga gustong mag pa-shoutout, mag-comment kayo ngayon sa
video na ito para kasi dito ako kukuha ng ano ng ating shout out. So, sa mga bago nag-subscribe, huwag niyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.